Magandang hapon sa inyo. Problema na naman tayo. So yung ginawa nating estante, may mga tirang kahoy eh. No? Sige, pag-isipan natin kung ano yung pwede natin gawin dito kaysa naman itapon na lang natin. Okay, so dahil konti lang yung ating kahoy, gawa na lang tayo ng maliit na laptop table. So, nagputol muna tayo ng mga yung magiging paligid ng ating laptop table. Okay, ito naman yung ating magiging lamesa. Pagsasama-samahin natin itong maliliit na tirang kahoy. At dahil nga lamesa siya para sa laptop, dapat maliit lang siya. Kaya may konting marka doon, ayan. Putulin natin 'yon para ito lang yung matira. Ito naman yung dalawang pares ng haligi ng ating laptop table. Ay, pasensya na pala, no? Haligi tayo ng haligi. Frame to ng ating laptop table. Alright, so ito na pala yung ating frame ng ating lamesa. Nilagyan natin siya ng kaunting design. Hindi ko alam kung anong tawag sa joint na to. Nakikita ko lang to sa minsan sa YouTube, ganyan. So, ganyan, meron siyang parang patabinging cut. Ayan, pag nilagay natin siya dito. Ganyan yung magiging itsura niya. Pagkatapos nun, nilagyan lang natin siya ng glue, tsaka pinako natin. Ayan yung itsura ng frame ng ating laptop table. Yun, so nag-cut tayo ulit ng plywood. Ito naman yung magiging patungan ng ating mga sahig. Yeah. Kasi yung sahig natin, mga pallets. So para hindi kita yung pako, sa likod natin ipako. Eh mamaya ilatag natin. Okay, so ito yung dalawang, hindi pala ito plywood, na pallet din. Ayan, latag lang natin dyan. So, ganyan ang magiging itsura. Tapos, mamaya ilatag natin yung ating mga magiging sahig ng table dito. Ito yung nabanggit ko magiging sahig ng ating lamesa, itong scrap wood na pinutol-putol natin. So, lalagay lang natin siya dyan. Ayan. Tapos, may maliit na gap. Nag-cut na lang din tayo ng magkakasya sa kanya. Yan siya. So, tingin ko hindi ko na ito papako. Lalagyan ko na lang ng glue. Dahil pag nalagay itong panghuling piece, masikip siya. Hi, Chimmy! So, gawin natin sunod yung paanan ng ating lamesa. Ito, nilagari ko lang sa gitna itong isang kahoy para dito kakabit yung paa. Para magkaroon siya ng mekanismo na pwede siyang normal na lap table. Tsaka pwede rin siya yung pag nakahiga ka. So, medyo inclined. So, mamaya, makita natin pag inassemble na to. Okay, so itong isang pirasong kahoy na to, ito yung ikakabit natin sa paa ng ating laptop table. So dito, hirap ng one hand, ayan. So magiging ganyan siya. Mas maganda sana to kung may tools tayo, no? Pwede nating kalahati lang yung may cut. Kaya lang, wala tayong tools maliban sa lagari. Tsaka itong chisel ata tawag dyan. Kaya ganyan. So, buuhin natin yung paa tapos ipataob natin yung mesa. Tapos saka natin siya ipako para mas madali sa ating table. Yung isang paa pala ng ating lamesa, ganito yung ginawa natin. Ayan, may butas siya. Yeah, wait lang, yan.
Ganyan ang itsura niya. Para ito yung magsisilbing parang mekanismo na pag nakaganyan siya, pa-inclined kasi mas mali, maiksi yung unahang paa. Parang magiging ganyan siya. Tapos pag gusto mong pantay, ito yung magpapa siya ng height, ng inclination ng ating laptop table. Cha. 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 Yun. Okay, ito pala yung isang itsura ng isang paa ng mesa natin. Yan. So, ipako na natin to para makita natin ang itsura. At ito na pala yung ating laptop table matapos nating maikabit ang kanyang mga paa. Ayan na siya. Hindi ko pa siya nilalagyan ng coating kasi posible pang bukasan ko yung paa. Inaantay ko lang yung aking tatami chair. Yung chair na pa-letter L na pwede ka sasali. So doon ko susukat kung kasya yung aking paa. Tapos pwede ko pang bawasan yan. Saka natin lagyan ng coating. Ayan. Tsaka siguro lagyan natin ang mga uka dito. Ayan siya. Pwede mo siyang iganyan. Kaya lang di pa kumakapit. Pwede siyang ganyan. Siguro dikita natin ang rubber dito. Lagyan natin ng konting patag na surface. Ayan. Hindi pala nakatutok, no? Tapos lagyan natin yung rubber na dinidikit. Para pag ginan mo siya, kakapit siya sa side. So, yun muna. At dumating na nga yung ating tatami chair o Japanese chair. At itong ating lamesa, laptop table, nilagyan natin ng sanding sealer.